birthday na po ni Samantha sa Makalawa, in effect pa rin po ang TRO. Baka naman pwede ko po makasama ang anak ko sa araw na yun. Kaya ka mag-alala, kakausapin ko si Ellery at ang ninang mo. Gusto ko po si Mommy Bridget. Kahit wala po kong sa birthday ko, basta kasama ko si Mommy. Pasiyan na po ako. Hindi ko mabibigay sa'yo ang inihiling mo. I don't want to have my birthday. Mamaya kung anong gawin sa'yo ni Mama kapag nakita ka niya ron. Gusto mo bang makita kang kinakalagkad ng mga pulis palabas ng bahay ni Samantha? Alam mo, mabuti nang gawin nila yun eh. Para makita ng anak ko kung anong ginagawa nila sa'kin. Hindi ka sasama. Whether you like it or not, pupunta ako sa birthday ng anak ko. Sige, ilabas niyo na itong mga balloons, ha? Ito, ilagay niyo sa tables. Okay, one per table yan. Yung mga upuan, meron na bang balloons? Sige, balikan niyo na lang to, ha? Ellery, relax ka naman. Masyado kong tensyonado kanina ka, pe. Pasensya na kayo, ha? Gusto ko lang kasi maging perfect ang lahat para sa birthday party ni Samantha, eh. Ano kung magiging perfect? Maayos yan lahat. Huwag ka pag-alala. Alam niyo ba, before I had Samantha, planado na ang lahat sa isip ko para sa magiging birthday party ng magiging anak ko. Everything was set para sana sa first birthday party niya. Ay naku, kahit naman 8th birthday party niya na ngayon, eh, first naman niya nakasama ka niya, di ba? So, I'm sure matutuwa siya sa lahat ng mga paghahandang ginawa mo. Sana nga. Ellery, alam mo, kanina pa kasi kami nandito ni Sonia. Nasaan na ba yung birthday girl? Sandali, tatawagin ko lang, ha? Okay. Mami, si Samantha. Nandun sa kwarto niya at nagkukulong. Hindi raw siya lalabas hanggat wala si Mami Bridget. Ay, hindi pwedeng mawala siya sa birthday party niya. Ewan ko ba kung nino nagmanan ng katigasan ng ulo ang batang yan. Ikaw na nga kung mausap. Pagod na ako kasi sigaw na lumabas siya, eh. Samantha, open up. Nagdadating na yung mga friends and classmates mo, hinahanap ka na nila. Hindi ako pupunta hanggat wala ang Mommy Bridget ko. Samantha, anak, please be reasonable naman. I want my Mommy Bridget. Samantha? Samantha? No! Samantha, buksan mo to, anak. Ayoko! Ellery, may bibilin ka pa ba? Mukhang okay na naman lahat, ah. Walang birthday party kung walang birthday celebrant, Mommy. If you are going to Bridget, please stop, Ellery. Hindi ka dapat mag-give in sa demands ng anak mo. Birthday ng anak ko ngayon, Mami. Alam naman, mapabayaan ko siyang umiyak sa kwarto niya buong araw. Pero mali ang gagawin mo, Ellery. Mali na kung mali, pero kung para naman sa kaligayahan ng anak ko, gagawin ko. Kahit masakit para sa akin. Sa birthday party ni Samantha. Magdadrive ako mag-isa papunta doon. Bridget. Jonas, gusto ko na naman makita yung anak ko. Sige na naman po. Please. Kailangan kita, Bridget. Kailangan ka ng anak ko. Is this some kind of a joke, Ellery? Pagkatapos mo ko ipagtabuin kay Samantha, ngayon nandito ka para sabihin, kailangan mo ko? Hindi ako nagbibiro, Bridget. Lahat nagawa ko na, pero ikaw lang talaga ang hinihiling ni Samantha para sa birthday niya. Miss, kailangan ka ni Samantha.
kailangan ka ng anak natin. Samantha, ang mami to. Magsisimula na yung party mo. Halika na, lumabas ka na, anak. I told you, hindi ako lalabas hanggat walang mommy Bridget ko. Nandito na si Bridget, Samantha. No! You're lying! Anak, hindi nagsisinungaling ang mommy Ellery mo. Samantha! Mommy? Samantha? Mommy! Anak. Happy birthday! Thank you, Pa! Is this your dress? Yes! Aw, remember when those were your kids? Buti nga malaki na sila, no? Sama mo naman. Pero basta ako, alam ko, masaya ako at makakain na tayo kasi kanina pa ako gutom na gutom. Mutla ka na nga eh. Pangbait talaga ni Ellery, no? Sinabi mo pa. Isipin mo, dinimanda na siya ni Bridget, nakuha pa niyang imbitahin dito sa party. O nga, no? At kaya ginawa yun ni Ellery? Wala kang alam dyan, Janice. Hindi ka pa nabubundat. Hello, paano ako mabubundat? Eh di pa tayo kumakain. Uy, hindi ganung bundat ang sinasabi ni Aaron. Eh, ano? Ano mo kasi, hindi ka pa nagiging nanay. Yun eh. Kaya hindi mo naiintindihan si Ellery. Pag naging nanay ka kasi, lahat gagawin mo para sa anak mo. Your hair, okay? Okay, mag-keeps tayo sa baba. Kasi nandiyan yung mga classmates mo. Okay po. Dapat, business woman. Ikaw ang nagbibihis kay Samantha, ang nag-aayos sa kanya. Hindi si Bridget. Ayoko na po makipagtalo, Ma. Makita ko lang na masaya ang anak ko, masaya na rin ako. Masaya ka bang talaga? Opo. I'm really glad you and Bridget could make it sa party ni Samantha. Ako rin pa. Akala ko nga hindi napapayag si Ellery na pumunta dito si Bridget eh. Hindi naman masamang tao ang anak ko eh. Di ba, Waldy? Tama, Tito. Tama. Cheers. Oh, wait. Diyan na yata sila. You should try the spaghetti to die for, okay? Spaghetti, bro. Sige, sige. Tara, kain tayo. Sige, sige. Kamusta? Okay naman. Ikaw? Okay lang din. Naliligaw ka ba kay Ellery? Ha? Pare, oo at hindi lang ang sagot sa tanong ko. Eh, kung oo o hindi, wala namang masama kung maligaw sa kanya, di ba? Wala na kayo. Kahit wala na kami, mahalaga pa rin siya sa akin. Dahil siya ang ina ng anak ko. Don't worry, pare. Hindi ako sasaktan si Ellery. Hindi naman ako gagaya mo eh. Nice. Hi! Oh,
for the birthday girl! Mommy! Mommy! Samantha, bakit anak? Ayaw mo ba yung birthday cake na pinagawa ko sa'yo? It's not the cake, Ellery. Hindi mo ba alam? May phobia si Samantha sa clown. You ruined her birthday. Okay lang yan, anak. Ka na lang tumingin, ha? Matabok ka muna, iyo. Let's light the candles. Sorry, hindi ko alam. Okay lang yan, baby, ha? Ka na lang tumingin. Salamat na lang sa pagpunta mo, ha? Ano yung sorpresa mo? Clown lang pala. Kung hindi mo sinikreto yon, di sana wala ka pwede ang nangyari. Mami, huwag mo naman akong sisihin. Malay ko ba na ayaw ni Samantha sa mga clowns? Akala ko magugustuhan niya yung ginawa ko para sa kanya eh. Okay, tapos na yon, ha? Mabuti pa bumalik ka na sa party. Come! Jonas. Ang hirap lang tanggapin na kay Bridget lang humingiti si Samantha. Lahat ng paghihirap ko baliwala dahil si Bridget lang ang mahalaga para sa kanya. Akala ko ba hindi ka susuko? Akala ko ba gagawin mong lahat para sa anak natin? Hindi naman ako sumusuko eh. Hindi ko lang matanggap na wala akong kwenta para sa kanya. Hanggang ngayon, si Bridget lang ang kinikilala at minamahal niya. Hindi ako si Bridget pa rin eh. Pinagduldulan kay Ellery na ikaw lang nakakapagpasaya ng anak mo. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Huwag mo na akong bulahin, Bridget. I just want to remind you na nandito ka lang sa pakiusap ng anak mo. I can still call the police dahil in effect pa ang restraining order mo. Pero hindi ko gagawin yon dahil gusto kong maging masayang birthday na. At after the party, ayaw ko na ulit makita ang mukha mo dito sa pamamahay ko. Naintindihan mo? You got your wish. Nakapunta ka sa birthday ng anak mo. And yet, ganyan pa rin yung face mo. Bakit? Ay, hindi ko kasi alam kung kailan ko na may kita ulit ang anak ko. Ay, Bridgie. Matagal na nating alam yan, ano? Kilala kita. Hindi lang yan ang pinagagalit mo. I saw Jonas and Ellery. What? What are they doing? Are they doing something dirty? Hindi, ano ka ba? Jonas just consoled Ellery. Ano, nagsiselos ka? How can I not, Aloha? I don't have any problem with Samantha's loyalty. Alam ko akong gusto niya maging mommy, hindi si Ellery. Pero si Jonas, yung asawa ko, hindi na ako sigurado sa kanya. Ang ganda po, no?
Oo nga, anak. Bigay po to sa akin ni Mommy Bridget. Love na love po niya talaga ako. Yung gift ko, anak, nakita mo na ba? Opo, opo. Ito po ba yun? Di po ba? Nagustuhan mo ba, anak? Okay lang po. Pwede mong palitan yung dress niya kapag ayaw mo. Huwag na po. Yung pigit na ka-best na birthday gift ang ibinigay niyo sa akin. Pinapunta niyo po dito si Mommy Bridget. Thank you very much po. Perfect na po ang birthday ko. Nakasama ko na po si Mommy eh. Attorney Alano, ilang beses na ako nagpalit ng lawyer. Pero hindi pa rin umuusad ang kaso ko hanggang ngayon. I hope this time with you, there will be positive results. Well, for as long as hindi tayo nadi-deny ng hearing. At yung kaso mo is with the fiscal, until now, ang ibig sabihin nito, pinag-aaralan lang mabuti ang case mo. And if the fiscal sees merit, then pakikinggan rin ito ng judge. Kapag hindi, lilipat na naman tayo ng korte. Yun ba ang ibig mong sabihin? Kung makukumbinsin mo sana ang asawa mo mag-file ng child custody, di hindi sana tayo mahihirapan ng ganito. Nasubukan ko nang gawin yan. Pero sige, pilitin ko pa rin ang asawa ko. But if not, we don't have an option but to stick sa kaso ang pinanghahawakan natin ngayon. Bridget, you have to understand that this is the only way na mapapasayo si Samantha. Yan na ba yung pictures from the party? Maiurong kaya natin yung restraining order laban kay Bridget? Bakit mo naman nasabi yan? Kinausap ka pa ng daddy mo, ha? Without my knowing? Look at these pictures, ma. Kitang-kita mo kung gaano kasaya si Samantha, and it's all because of Bridget. Ayoko nang makitang palagi na lang nasasaktan ng anak ko. Laging umiiyak. Bridget had 7 years with Samantha. Sandali mo palang nakakasama ang anak mo. Ellery, don't give up so easily. Kapag hinayaan mo na makalapit si Bridget kay Samantha, para mo na rin tinanggap na ang tunay na mami ni Samantha ay si Bridget at hindi ikaw. Napakaganda ng lugar na ito, Delphine. Diyak kong magugustuhan kong magtrabaho dito. Salamat, ha? Naku. Wala yun, Laila. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, eh. Please. Laila. Salamat, ha? At least hindi mo pinalaki yung gulo pagkatapos ng lahat ng ginawa sa'yo ni Marisa. Naku, wala yung Delphine. Matagal naman talagang mainit ang dugo sa akin ni Marisa eh. Salamat pala, Ninong, ha? Tinulungan niyo si Tita Laila. Tungkol pala dun sa TRO? Well, kinausap ko naman si Ellery at saka si Marisa bago nung birthday ni Samantha. And they said no. Pero nung nakita ko kayo sa party, akala ko okay na ang lahat. Hindi pa pala. Laila, Bridget, please. Bridget, kung ako sa'yo, kausapin mo si Ellery. Alam mo, si Marisa lang kasi ang bumubuyo kay Ellery. Pagpasensya mo na siya, ha? Pero ako, I'm sure, pag nakausap mo si Ellery, makikinig sa'yo yun. Baka maayos pa lahat.
ang tigas ng ulo mo, ano? Siguro hanggang hindi ka nakakita ng pulis, hindi ka alis. Gusto ko lang pong makausap si Ellery nila. Wala dito si Ellery. Sinungaling po talaga kayo. Ayan po si Ellery, oh. Ano nangyayari dito, ma? She refuses to leave. Dapat siguro tumawag tayo ng pulis. Ma, sandali. Ano bang sadya mo dito, Bridget? Ayan ka na naman, Ellery. Pagbibigyan mo na naman ang kinakapatid mo. Gusto lang naman kitang makausap, Ellery. Nasa school naman sa Samantha, di ba? Gusto lang naman niya makipag-usap eh. Di ba, Bridget? 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 Tina? What's wrong, Bridget? Tina, halika, let's bring her inside. Thank you so much for coming at the short notice. I know you're very busy. Yes, sir. Her blood pressure's back to normal. Anong ginagawa ko sa loob ng bahay, Jack? Nawalan ka ng malay kanina. Pinag-alala mo kami. Doc, gising na po si Bridget. Her blood pressure's back to normal already. And everything seems to be fine. I would suggest na magpa-check up ka pa rin. The usual test and blood work. Para makasiguro tayo. Okay po. Salamat po, Doc, ha. Salamat po, pumunta kayo. I'll show you to the door. Thank you. Thank you so much. Ano ka muna? Sorry. Kamusta ang pakiramdam mo? Gusto mo magpahatid na kita sa inyo? Hindi na. Salamat. Ano ba yung gusto mong pag-usapan kanina tungkol kay Samantha? Yung pagbabawan yung makita ko siya. Nahihirapan na ako, Ellery. Baka naman pwedeng huwag niyo siyang ilayo sa akin. Yan din ang hinihingi mo sa akin, di ba? Kaya ka nga nagsampa ng kasong child custody. Huwiin mo na ang kasong sinampag mo laban sa akin, Bridget. Kapag ba ginawa ko yun, hahayaan mo na akong makita ko si Samantha? Pag-iisipan ko. Samantha, anak! Na-okay lang ko ba yan? Ano siya? Baka kung ano mangyari kay Bridget, kung ilayin natin si Samantha sa kanya. Okay. Mami! Kamusta naman ang school mo, anak? Pabuto po. Samantha kay Bridget kanina at huwag mong sabihin na aawa ka kay Bridget. Gusto ko lang gawin kung anong tama para sa anak ko. At hindi ko pagbabawala na makalapit si Bridget kay Samantha. Mabuti naman at nagbago na yung isip mo. Nag-usap na kami ni Ellery. Willing naman siya makipag-ayos ko kung iuuro ko yung demanda. Seryoso ka ba talaga doon sa sinabi mo kay Papa Jonas? I have another plan in mind, my dear. And I'll make sure na si Ellery mismo magdadala kay Samantha sa akin. Bridget, anong problema? Stage 4 na yung cancer ko. Malapit na ako mamatay.